Doon kasi sa statement ni Miss Kris, parang sinasabi niyang hindi siya ready na magpaligaw. Ganun po. And parang binasag niya na yung idea na gano'n na ayaw niyang magpaligaw. Or... Well, I am flattered and honored na bukas siya na maging magkaibigan kami. As a matter of fact, she said that she is open to know me more. Na makilala ko niyang gusto at... gusto kong isipin na ito ay isang positibong senyales ng isang magandang pagkakaibigan at kung ito ay mantong sa mas mataas na task or level, then so be it. I'm open to anything, a friendship or even a relationship. Wow! Wala I'm po bang... anyway. Oh, I see. So, itong friendship na ino-offer nyo kay Kris, talagang may possibility pala na ano, mag-level up. Bakit naman hindi? Kung gusto, may paraan. Kung ayaw, lagi may dahilan. Pero kailan nag-start to, Vice? Kailan nyo na-feel yung ganyang parang... To be honest, hindi pa presidente si Pinoy, alam niya na ako ay nagpapadala ng regalo sa kanya. Nung naging presidente si Noynoy, nagpatuloy ako ng aking admiration. At nung nag-post siya sa Facebook na siya ay bukas na mag-entertain ng suitors. Single, 41 and above, I took advantage of the opportunity to make her known o ipaalam sa kanya or make it known na interesado pa rin ako at crush ko pa rin siya. Bakit? Eh bakit ano kung dati pa po pala, bakit po ngayon lang umiingay yung about you and Miss Kris? So dati po ba hindi nyo siya ganun pinipursue? Or ngayon lang nagkaroon ng chance sa social media? Well, una malaki yung aming age gap. I'm only 41 years old now. Although I think she's below 40, below 50. Halos magkaiba ang aming henerasyon at kinalakyan. Pangalawa, alam naman natin na nung nakaraan, marami rin siya mga naging partners. At siguro, yun yung mga tipo niya ng mga panahon na yun. But the mere fact that she said that she's open to know me more, I'd like to think that lagi may pag-asa. Oh. So hindi po totoong nililigaw yung si Miss Cathy Valencia like she said? Cathy is still married. And hindi ko naman para ligawan o maging homebreaker o sirain ang naman union na pinagkaisa. But anyway, Dr. Gato Branch and I are friends. And I'm happy to know that Chris and Kathy are also friends and they get along well. So, let's see what happens. So, hindi po issue sa inyo ang pagiging single parent ni Chris? Hindi, kasi I myself have three children. So, I'm a single parent myself. And open book naman yung buhay ni Chris. So, what you see is, I guess, what you get. So the mere fact that I continue to pursue her, it means I accept her for who she is. So after po nung usapan niyo sa social media, may naging kasunod pa po kayong conversation? Yes. Or... gusto mo kita yung text? So you text her personally? Yes, we text. We text each other. And once in a while, kinakamusta ko siya. May mga priorities lang siya sa mga panahon na ito at sa buhay niya. Kaya ayoko makaabala sa kanyang focus. But hindi naman po ako umiiwas sa kanya. And gayon po na nagkaroon na nga ng ganyang chance, will you pursue her na po na totoong-totoo na? Hindi nyo na siya tatantanan hanggat di napapasagot? I'll put it this way, I have remained consistent to say the least. So kung pursue or persuasion ang tawag mo dyan, then so be it. Ayun. Alam mo ba ang latest at ng totoo?